DJL Sports. Ang problema lang kay Casimiro, boss, kung paano niya tamaan si Inoue. At tamaan na tatamaan niya si Inoue. Dahil si Inoue, lagi pong tinatamaan kada laban. Nakuha nyo? Lahat po ng laban na pinanood ko si Inoue, tinatamaan eh. Kaya posibilidad na tamaan din siya. Hindi naman po siya katulad ni Pacquiao na magalaw, pati ulo, mabilis yung... Sino ba nagsabi noon? Si Nonito Donaire. Wala naman siyang side by side eh. Atras sulong. Tulong atras lang si Naoya Inoue. Wala rin ganong head movement. Si Pacquiao kasi yung perfectong ano eh. Boxer talaga eh. May head movement, meron siyang yung angulo, di ba? Magulo yung angulo ni Pacquiao, ang hirap mong patamaan. Lagi nasa gilid mo eh. Lagi kang lagpas eh. Lagi nariyan si Pacquiao sa iyo. Pag tama mo, wala na sa harap mo si Pacquiao, narito na eh. Paano mo susuntukin yung nasa gilid mo lagi? Lugi sila kay Pacquiao kasi si Pacquiao maanggulo si Pacquiao, hindi lang nasa harap. Si Inoue Kapsi, lagi lang nasa harap eh. Atras lang, papasok, atras, pasok. Eh si Pacquiao, yung anggulo ni Pacquiao, nakaharap ka, biglang mapupunta na rito si Pacquiao, tumusunto ka rito, narito na si Pacquiao, di mo natatamaan, dito ka nakaharap eh. Oh, pak, pak. Narito si Pacquiao. O kaya, dito ka, nakaharap ka rito, minsan narito na, in-anticipate mo pupunta dito. Dito naman nagpunta. Yung anggulo kasi si Pacquiao, siya lang yung unang nakita kong boxer na gumamit nun eh. Di ba, sila Floyd Mayweather, magagaling umilag, pero nasa harap mo lang si Floyd Mayweather. Nag-shoulder roll lang, pero nasa harap mo pa rin. Si Pacquiao po siya, ang likot. Parang mikrobyo na hindi mo kayang hulihin. Wala nun si Inoue. Kaya kung atras-pasok ka lang, atras-pasok, tatamaan ka rin ni Cuadro Alas. Yan. Mabilis si Inoue pero maabot sa 11 rounds si Butler, samantalang si Champ Casimiro mabagal daw pero 2 rounds lang mga nakalaban, last laban. Inoue versus Shakur, boss, catchweight at 126. Marami kasing maraming malalaking pangalan dun sa nasa 135 na yata si Shakur eh. Nasa lightweight na eh. Mas malalaki po pangalan sa lightweight kaysa dito sa si Inoue lang dito eh. Si Inoue po sa atin sikat sa Japan tsaka dito sa Pilipinas. Pero the rest, hindi po hindi po siya ganong kilala sa Amerika. Kaya hindi po sakripisyo kay Shakur yun, yung bababa ka. Makikipag meet me halfway, hindi po gagawin ni Shakur yun. Mas maraming malalaking pangalan sa 135 kaysa kay Inoue. Masyado lang tayong anong-ano kay Inoue. Kasi nga, karamihan ng boxer natin, yung pinakamalalakas nating boxer, narito sa weight ni Inoue. Boss, magsayo nung kay Russell, di nag-adjust. Mas mataas ring IQ ni Casimiro compare kay magsayo. Baka maya si Inoue maging rigo yan, boss. Eh, hindi naman tatakbo ng tatakbo si Inoue. Wala sa kalikasan yun. Talaga makikipagsabayan, kaya tatamaan eh. Sir, ba doon kung ibibigay ng pagkakataon maglalaban exam si Manny Pacquiao at Tank Davis, kaya pa po ba ni Pacman si Davis? Ibig sabihin nyo ngayon, wala na po. Si Pacquiao po ngayon, retirado na po. Billionaryo yun, hindi po basta babalik sa boxing yun. Siguro pwede siyang bumalik sa boxing, sila ni Mayweather, pero yung mga bata, ba't ka naman lalaban? Masyado na yung ano, masyado na po yung ibinibigay na advantage sa mga bata. Boss Buzz, inaabangan ko political vlog mo, nasiraan na nga ng ulo si Maharlika, dapat daw sa mga 5-star hotel at sa mga class na condo ay hindi ihiwalay ang elevator ng guest at tagapaglinis. Ang talaga. Gusto nila yung tagapaglinis. Dun dadaan sa mga elevator guests.
Eh, may mga daladalang mga panlinis yun. Hindi naman lahat ng guests eh, hindi madidirihing tulad natin. Yeah? Halimbawa, eh, lalagay yung mga pagkain, di ba? Kung may mga sarsa. Naalala ko yung sarsa. Kontrapelo si Magsaya sa style na hit and not be hit. Di marunong mag-adjust. Wensley Kapulong. Boss Bals, dapat manalo si Magsayo kasi baka mahirapan na makabalik sa taas ulit. Si Cham Casimiro ang predictable movement, nag-iba ng style depende sa kalaban. Totoo yan. Panoorin yung Tete, tsaka yung laban niya kay Tete, tsaka laban niya kay Micah. Magkaibang Casimiro yun. Loma din, Boss Bals, may sidestep din. Kaya lang, walang power si Loma eh, kumpara kay Pacquiao eh. Yung si Pacquiao kasi, alam niyo yun, iba yung power ni Pacquiao eh. Eh, kung tutusin, magkasinlaki lang si Loma at si Pacquiao, di ba? Abnormal yan si Pacquiao sa 147, maliit siya sa lahat. 135 lang talaga yung ano ni Pacquiao, kahit na yung pinaka-height niya. Kaya lang, walang pera sa lightweight eh. Ang pera nasa 147 eh. Ang maganda kay Pacquiao, yung lakas ng mga taga 147, tamang kasinlalakas niya na. Pare-pareho na sila ng lakas. Lugi siya, di ba? Sa bilis, lahat ng nakalaban niya, mas mabilis siya. Doon siya bumabawi. Real talk, Boss Buds. Ano nangyari sa big announcement sa Team Casimiro? Wala na namang sure na laban? Ikaw lang nagsabi ko walang sure na laban. Kasasabi ko lang na meron na pong malaking laban. Eh, papasok ka taas, magpa-plad ka. Huwag walang pladan. Last mo na yan, ha? Eh, hindi ko alam kung saan mo nakukuha LeBron James yung mga ideya mo. Alam naman natin na yan ay galing sa kabila, eh, no? In-announce ko na po na may laban, no? Kulang kayo. Hindi po araw-araw ang laban ng mga boxer. Sa Mayo po ang laban, pero i-announce po yan, baka magulat ka. Sabi ko nga, siguro kapapasok lang ni LeBron James. Ang makakalaban po ni Casimiro, hindi po basta-basta boxer. Hanapin niyo po yung wala pang mga laban na nasa pinakamatataas yung rating. Taring magazine na lang kayo tumingin. Sino doon sa matataas na rating sa 122 ang wala pang schedule na laban? Yun po ang lalabanan ni Cuadro Alas. Okay? Announcement, kulang kayo. Naghahanap kasi kayo na announcement doon sa kaya nyo sinasabi na wala. Eh, naghihintay kayo na announcement dun sa mga batibot eh. Talaga namang walang alam yun sa nangyayari sa kampo ni Cuadro Alas. Sir Badong, kung ikaw po mag-analyze ng laban ni Floyd Mayweather at Pacman, dati po, sino po bang panalo? Kasi kami, tingin namin, talo talaga si Pacman. Marami po siyang tama na suntok. Talo po si Pacman. Kasi nasa Amerika, alam ko na po yun, nanonood lang ako, shock ako eh. Alam nyo kung saan kami nanood? Sa may Amoranto, daming tao ron. Tapos ang laki ng TV, Amoranto Stadium. Kasi oras yun ng ano, nagsisibil service yung anak ko, hinatid ko. Sabay naghanap ako ng mga papanooran. Saka na lang narang si Champ Tata Buds nung natapos ng laban niya kay Akao, pero si Champ ang kas. Hindi ko alam kung ano po yung gusto niyong palabasin eh. Nakarang po sila pareho. Unahan po ba yung gusto niyo? Sino na una na rank? Ang katunayan po, J-Max. Kung unahan lang po, hindi ko makuha kung ano po yung point ninyo. Hindi ko po makuha kung ano po yung point niyo. Sinabi ko na nga eh, di ba? Ang sinabi ko nga, eto. Kaya po natanggal sa ranking si Casimiro because of inactivity. Wala po siyang laban ng napakahabang panahon. Siguro naman, malinaw na yon. Pinaliwanag ko na po yung inactivity. Inactive po siya. Mahigit 1 taon, 1 taon at kalahati, wala siyang laban.
Kaya bilang inactive boxer, tinanggal ka sa rating. Di po ba? Okay. Tapos nung napalaban siya kay Akaho, active na po siya. Pabalik na po siya sa rating. Dahil hindi naman po pagkatalo yung kanyang dahilan kaya siya bumababa sa rating, nawala. Meron po kasi sunod-sunod na pagkatalo, top 3 ka dati, top 5 ka sa iba, top 4 ka. Eh sunod-sunod yung pagkatalo mo, nawala ka na sa rating. Hindi po yan yung nangyari kay Casimiro, hindi po natalo si Casimiro. Nawala po siya sa rating because of inactivity. Kaya isang laban pa lang, nasa rating na kagad siya. Yung kung hindi ko maintindihan kung ano po yung problema nyo kay Angkas, bakit po pinapasok nyo ng pinapasok si Angkas. Si Angkas po hindi po naging inactive. Kaya lagi po siya nasa rating. Okay po? Ganun lang po yun. Wala po, nasa utak nyo po kasi na dapat paglaban-labanin yung si Casimiro sa mga MP promotion boxer eh. Wala po ako sa ganun. Bakit nyo kinakailangan silang paglaban-labanin sa mga utak ninyo? Suportahan nyo po sila pare-pareho. Tapos. Kaya gumugulo yung utak nyo. Pinapagulo nyo po yung utak nyo. Okay? Okay. Siguro malinaw na po yun, ha?